kanina nga ay napakinggan natin ang opening statement ng ating mga team leaders sa usapin kung dapat ba or hindi dapat na magpatuloy ang operations ng Wildlife Zoo sa ating bansa. At syempre kasama din natin ang mga schoolmates natin na pwede rin makibahagi sa ating diskusyon ngayong araw. Kaya please follow our social media pages at makibahagi sa ating debate ngayong araw. At ngayon naman, ating pakinggan ang iba pang membro ng magkabilang panig. Let's start with Julius. Ang grupo namin, pabor pagdating sa shutting down of the wildlife zoos. Because first, wildlife zoos are already outdated na. And by that, kasi back in the days, wildlife zoos are only created for urban people na hindi nakakita ng different types and species of animals. Pero that is because wala silang enough technology back then. But now, we do have enough technology and we do have other alternatives, modern alternatives for zoos. So, bakit pa tayo magsisettle sa outdated na thing? Whereas, pwede naman tayong magtangkilik sa ating mga modern counterpart ng zoo, which is more safer than animals than to ridicule their welfare. Right? Alright, maraming salamat, Julius. Ano naman ang masasabi mo dito, Princess? Ang masasabi ko lamang dito ay, nag-start ang pagkakaroon ng wildlife zoos during the 18th century na age of enlightenment. Meaning to say, tama nga ang sinabi ni Julius na ang mga wildlife zoos ay para lamang sa mga urban people noon. Ngunit, sa paglipas ng panahon, hindi ba dapat na-adapt din natin bilang mga tao or nalalaman din natin through zoos ang kanilang behaviors? Hindi sapat na sabihin natin na outdated ang mga wildlife zoos kung magiging daan nito para sa atin na malaman yung kanilang anatomy, which is, yun yung mga scientists natin na nag-aaral din para sa mga hayop para makatuklas ng panibagong mga gamot, panibagong mga invento, at hindi rin sapat para sa amin, na mga kagrupo ko, na sabihin na hindi dapat nang ihinto ang wildlife zoos dahil lamang sa outdated na ito. Alright, maraming salamat, Princess. Eldon, ano ang masasabi mo tungkol dito? Bali, ayun nga, hindi naman sa dahil outdated na yung zoos kaya dapat sila ipatigil. Ang una rin tinitignan natin dito is yung welfare ng animal. Ano ba mas importante? Yung kalusugan pa ba ng animal o yung mga educational purposes or tourism na pwede nating magamit para sa human benefit? Pero paano naman yung animal benefit? Paano naman sila? We forgot na meron tayong mga freedom na dapat isunod or dapat natin di-violate in terms sa animal. So, isa sa mga freedom dito is yung na nababiolate sa mga zoo is yung freedom to express their normal behavior. Since nga nasa captivity sila, lahat sila ay nakakulong. Hindi naman nila magagawa yung dapat nilang gawin since nga limited lang yung space nila, limited lang yung activity na pwede nilang gawin na maglilid naman ito sa mababiolate din yung freedom of distress and freedom from fear and discomfort. So pag nangyari yun, masisira yung welfare ng animal at bababa yung quality of life ng animal. We should be compassionate more towards the animals because we have the ability to protect them. Maraming salamat, Eldon. Jed, ano ang iyong masasabi tungkol dito? So ang masasabi ko naman sa sinabi mo is, di ba, sinabi mo nga na dapat isipin natin yung welfare ng animal. Yes, I agree with that. Pero kasi sa aming grupo, mas importante na i-improve natin, mag-focus tayo sa pag-improve ng life ng animal, hindi ipasara completely. Kasi sa research namin is maraming naliligtas na animal because sa zoos na pe-prevent yung extinction ng mga animal dahil sa pagpe-preserve sa zoos. Yes, bumababa yung quality ng life nila, pero if tatanggalin natin sila sa zoos, anong mangyayari sa mga animal na nasanay na sila sa captivity? Mas cruel yon kapag inalis natin sila doon kasi nga nasanay na sila na within human care yung way of living nila. And kapag inalis nila sa atin at binalik natin sila sa wild, it will be more troublesome for them and it will even cause their death if we do that.
Alright, maraming salamat, Jed. At yan nga ang naging unang bahagi ng diskusyon ng ating mga debaters. And for sure, may masasabi rin sa ating topic ang ating mga netizens na nanonood sa kanilang mga tahanan. Kaya naman, schoolmates, ano pang hinihintay nyo? Kaya naman, i-follow at mag-comment sa comment section down below for our social media pages at schoolmates and at PTVPH. Bukod dyan, schoolmates, ito sa mga debaters natin ngayon. Kaya galingan nyo talaga, guys, no? Mamaya ay mayroon din tayong pipiliing best speaker para sa episode na ito. So guys, sino sa tingin yung best speaker ngayon? Oh, kanya-kanya. Kayo guys. Undecided. Undecided pa sila. Kaya naman, schoolmates, patuloy lamang kami tumutok para sa mga susunod nating diskusyon dahil magbabalik lamang ang schoolmates! Schoolmates!